So at this point, we will now have the tangent segment and a second segment. If a tangent segment and a second segment are drawn to a circle from an exterior point, then the square of the length of the tangent segment is equal to the product of the length of the second segment and its external part of the segment. In short, with the use of this illustration, ang magiging result daw kapag meron tayong theorem na ganito, we are just squaring the tangent segment, which is the KL in our drawing. Ang magiging katumbas daw niyan is yung product ng whole part ng ating second segment represented by KM, multiplying that to the external segment of our second, which is the KL. Again, two-column proof tayo. So with this, magkakaroon tayo ng statement and reason. So, kagaya ng parati nating ginagawa, the very first one is to write down that KL and KM, or basically, magkakaroon tayo ng given. As always, these are the tangent and segment from our drawing here. From a certain point, they intersect. So, lagay ko na lang dito, intersect at certain point, which is K. Okay? So, with this, the very reason here is, once again, reason is given. And with that, meron ka ng point, na one point. And for our second, magkakaroon ulit tayo ng construction dito by just making a constructing LN. Okay? We have to construct, or we are going to draw LN. Gagamitin kasi natin yan sa magkakaroon ulit tayo ng similar triangles dito maya-maya. Magdodraw tayo ng LN at saka LM. Okay? Gagamitin natin yan once again para makapag-create tayo ng dalawang similar triangles mamaya. So with this, by construction, nakakreate tayo ng dalawang chords sa loob ng ating circle. Okay. At this point, I would say that the angle M here, okay, if you notice angle M here, masasabi ko na yung angle M or the measure of that angle M is actually equal to the measure of the angle L here, or we cannot say ordinary angle L. Yon, pwede nating sabihin na three letters na lang. We have KLN. KLN. Yon. Yung KLN na yan is actually equal sa measure ng ating angle M dito. Or should I say, kung na lang natin, kompleto na nga lang natin, KML. Angle KML. They are equal because para din siyang inscribe angle ito. Parang ding inscribe angle ito at the same time ito. The reason behind that, itong angle KML na ito, ito yung kanyang intercepted arc, which is the LN. So, inscribe angle, okay? Intersects an arc LN, and at the same time, the tangent, this is our tangent in chord, LN. Merong rule yan na kapag meron tayong nag-intersect na tangent at saka chord, nagkakaroon din ng parang inscribe angle na yung tangent chord theorem ang tawag doon. Wherein, ang kanyang intercepted arc ay pareho ding LN. So meaning to say, kung ano man yung sukat ng arc LN na yan, the half of that will be the measure of our KLN. Sounds complicated, pero ganun talaga yung process nito. Kapag nagkaroon daw tayo ng circle and a certain tangent, and we have a chord from there intersecting that certain tangent,
The measure of the angle form is actually half of the intercepted arc na nag-create doon sa gitnang bahagi ng ating tangent sa kayong chord. And with that, yung arc na ginamit dyan is basically the intercepted arc of our inscribed angle din dito na nagkataon. So meaning, the half of that will be the measure of the inscribed angle here also. So nagkaroon na tayo ng dalawang equal angles. Isang magandang opportunity na yan para makapaghanap pa tayo ng isa na magiging equal, kaya magkakaroon ulit tayo ng similar triangles maya-maya. Ang ating number 4 dito, pwede nating sabihin na yung K dito ay pagmamay-ari din ng ating dalawang triangles dito. Pwede nating sabihin na angle K is equal to angle K, or meaning to say measure of angle K natin, or LKN na lang ang aking pagbanggit, LKN is actually equal to the LKM. Binanggit ko yung paraan na ganyan dahil yung LKN na yan, galing yan sa isang triangle na ito na medyo nasa corner ng ating circle. Samantalang yung LKM naman, pagmamay-ari naman yan nung malaking triangle natin na nakita dyan. So meaning, meron tayong magagawang dalawang similar triangles maya-maya dyan. So we could say na kapag angle ay equal sa kanyang sariling angle, ang pinaka-reason dyan is the reflexive property. Sa inyong module, may ibang pamamaraan na nakalagay sa inyong learning task kung paano i-prove yung ganitong klaseng theorem. Medyo mahaba-haba yun ng konti. And you will need an extra effort to reason out kasi bakante yung mga nasa reason column. So, ikaw yung bahala na magpo-provide ng mga information doon. So, with that, nakakreate tayo ng dalawang similar triangles dyan. I would use the triangle LKN dito, okay, this part, na magiging congruent, similar rather, to triangle LKM, because the reason would be the angle similarity, or triangle similarity theorem. Bayaan nyo na yung sulat ko, ganyan lang talaga, mayroon magsulat dito sa ganitong setup ano. So with that, nagkaroon tayong ng similar triangles. So meaning, ang tanong dito, bakit kaya naging similar yan? Kung i-rewrite ko yung ating drawing, yung dalawang triangles na yan, yung dalawang similar triangles na yan. So base dito sa ating number 5, kung i-rewrite natin actually yung triangles na nag-overlap yan, pwede nating ilabas itong maliit na triangle. Kunwari, ilalabas natin. This is the small triangle na nakita natin sa drawing natin. We have to write down K, nandito yung L, nandito yung N. Ito yung triangle LKN na nakita natin na similar dun sa malaking triangle. Sa LKN na yan, nandito yung kanyang, naligyan natin ng first tick mark. Ito yung second angle na binigyan natin ng dalawang tick marks. Ngayon, paano naman yung triangle LKM? So, ano yung magiging supporting details natin para dyan? Ano kaya yung magandang pagsulat natin para may rewrite natin ng maayos? I don't know if this is the right corresponding way ng pagbanggit, pero kung i-check natin mabuti, saan ba dyan yung ating dalawang, yung isang tick mark? Saan ba yun? Kung titingnan natin sa malaking triangle na ito ng LKM, yung isang tick mark na yan ay galing dito sa M natin. So meaning, nandito yung M natin. Tapos, kung titingnan mo, yung sa malaking triangle na yan, napunta pa rin dun sa angle K yung ating dalawang tick marks. Kaya ibigay mo rin yung angle K mo dito. So meaning, yung natitirang letra na lang dito is yung L na lang. It just happened to be located dito. Yun, narotate natin because we need to simplify the two drawing. It should be written accordingly or correspondingly. So with that, makakapag-create tayo ng number 6 dito na nang madalihan sa kanyang mga proportional sides.
So the basic way dito sa isang triangle, it should not be LKM. Kung LKN dito, we have L nagsimula sa taas, LK tapos N. The other one should be MKL to make it more realistic. Okay, make it MKL na lang tayo. MKL, the other one is LKN, correspondingly MKL ang ating pagbanggit. Para kung sa gayon, kapag magki-create tayo ng proportional segments dito, madalian na lang. So if I'm going to select KL, okay? If I'm going to select KL, ano yung ilalagay ko sa kanyang denominator? So pagbanggit natin dito, we have the KL from the smaller triangle. I-divide natin 'yan sa certain segment, which is the KN. Ito yung gagamitin nating KN. So paano nangyari? Kinuha natin yung parang longest side ng small triangle na ito divided by the parang smallest side, which is the KN. So therefore, correspondingly, dun sa malaking triangle na nabuo mo, it should be written as MK. Okay, we have the MK. That is to be over, kung KN ang ating nilagay sa denominator ng maliit na triangle, yung isa naman, it should be written as KL, yung maliit na triangle, yung maliit na sides dyan sa malaking triangle na ito. So with that, again, by the use of proportionality theorem, nakapag-create tayo ng proportional sides ng ating circle. So again, we will end with cross multiplication. Kaya magkakaroon tayo ng KL squared, or crossing this, nagkaroon tayo ng parehong segments. So in-square lang natin, and then the other one should be KN times MK. So basically, okay lang naman. Still, no worries for naming a segment. Still the same, KM is still the same as MK. So with that, our last statement here will be reasonable for cross multiplication. Yan, multiplication. Yan. Again, that's my writing. So, penmanship, okay lang yan. Pagtiisan nyo na, importante. We are trying our best to give our statement and the right reason. And we can make use of the reason also of multiplication property. So, with that, na-prove natin yung third theorem na ito. And that is to be supported by our example here. So, once again, how do you perform this? If you have the tangent segment and the second segment, we are going to square the tangent segment. You are going to equate that by the whole part of our second segment, that is 9 plus 3. We are going to multiply that by the external part, which is the 3. So you will have x squared is equal to 12 times 3. X squared is equal to 36. So we are only getting the positive or the principal root. So square root both sides, you will have x equal to 6. And that ends our third theorem. Let us try to prove our next theorem for the next video lesson natin.